Yo guys, kamusta? Ako nga pala si Orange, and on today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano nyo papataasin ang damage nyo dito sa Dragon Nest 2 Evolution. Okay? So yeah, huwag natin patagalin pa. Simulan natin itong video ito, no? Pero, no, bago natin simulan yung mismong topic natin, no, eh, papakita ko muna sa inyo yung mga nakaraan runs ko, no, and yung damage output na na-achieve ko, no, kasi mamaya sasabihin nyo, berbero ko naman eh, ha, pinaglulo mo kami, panay katuro, wala ka namang pinapakitang damage mo, baka mahina ka pa dyan eh. So, ito, no, itong mga papakita ko sa inyo is yung isa run ko kanina and yung isa may nakarun akong 50k battle power and currently at that time 43k yata ako noon or 42k, no, pero yon, no, i-share ko na sa inyo. Okay, so ito yung run ko kanina ng Cerberus, 47k battle power ako, no, and kung makita nyo 5.3M ang na-commit kong or na-achieve kong damage dito sa Cerberus. Okay, so yan yung isa, no, and ito yung video na na-record ko nung nakaraang araw, no, fast forward na natin, no, kasi hindi naman masyado importante ito, papakita ko lang sa inyo yung damage output, no, so yan, kung makita nyo yung number 2, 50k battle power yan ako, 42k, no, and yan na nga, di ba? Yan yung topic natin sa kahapon na video na hindi naman ganun ka-importante yung battle power. No, ang mahalaga yung efficiency mo sa na magagawa mo sa mga runs mo or what. Eh, oh, makita nyo 3.5M damage dealt ang nagawa ko. And dito, makita nyo, pinakita ko yung party. No, baka mamaya sabihin nyo, nag-invento lang naman eh. Ha, so yan, may kasama akong 53k battle power na sorceress. No, pero yun nga, disclaimer lang guys. So hindi ko naman nire-ridicule yung mga high battle power na players, no. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit na hindi ganun kataas yung battle power nyo is kaya nyong makipagsabayan in terms of damage sa mga mas matataas sa battle power sa inyo or mga spender or low spender or mid-tier spender is kayang-kaya nyo pa rin kahit papano makipagsabayan. Pero yun nga, no, in terms of PvP, siguro lalamunin ako nito itong Lord Zepano to, no. Pero ako, PvE enjoyer lang naman ako dito sa Dragon Nest 2 Evolution. And yun nga, no, i-share ko sa inyo kung paano nyo mapapataas yung damage nyo. Okay, so balik na tayo sa game. No, so unang-una, no, ano ba yung mga ways na pwede nyong gawin para mapataas yung damage output nyo? Okay, so unang-una is yung soul gem. No, so tong soul gem, hindi ko sure kung kailan, anong level to na-unlock. No, basta once na meron na kayo ng mga gem, no, pumunta tayo sa codex, ito, sa common muna tayo kasi ano tayo, mga slapsoy lang tayo, wala pa tayo ng mga yellow na yan. So ito, nakukuha to sa mga lairs. No, pagkatanda ko, ha, sa mga lairs to nakukuha. No, marami akong ganyan. Pero, na-use ko na siya. So, pag sa mga lairs, may nakuha kayong ganun, tignan nyo lang sa mga backpack nyo. Tapos, kiklik nyo lang yung use. No, and then, pag na-click nyo na yung use, punta na kayo sa soul gem. Tapos, hanapin nyo na yung soul gem na ni-use nyo. Okay, so dito merong attack, defense, HP. Ayan niya, kung makita nyo yung HP na Spirit of Protection 2, di ba? Plus 620 battle power kung equip natin, no? Plus 290 battle power. Pero hindi ko in-equip yan, no? Kasi hindi naman ako tank, no? Ang role ko is DPS. Yan, kung yan makikita nyo, plus 110 attack. Sobrang sulit yan. Sobrang laking tulong yan in terms of damage natin, guys. Okay, So kung damage dealer kayo or DPS yung role nyo, equip nyo yung attack. Okay, wag nyo pipiliin yung mas magbibigay sa inyo ng battle power, no, which is yung HP. Pwede na lang kung tank kayo or what, no, pero yun nga, tulad ng topic natin kahapon, no, wag kayong masyadong maging battle power slave. No, piliin nyo kung anong kailangan yung stats talaga. Kung DPS kayo, attack, kung tank kayo, defense or health. Okay? And then number 2 na magpapataas ng damage output nyo guys, no, is yung elemental attack.
Okay? And mas i-prioritize nyo yung elemental attack over attributes. No? So, sa mga nakaraang videos ko, lagi ko sinasabi na kailangan pure intelligence ka lang. Kung intelligence yung mga skills mo, pure agility ka. Kung agility yung mga skills mo. So, kahit na ganun, yung tamang pag-build sa character mo, no? In terms of mamimili ka, so halimbawa may Knights of Pauldron ako na intelligence, no, tapos yung water, yung elemental attack niya is dark element, no, mas pipiliin ko pa rin yung agility over dun sa intelligence na correct elemental attack na ginagamit ko, no, kasi water element ako, guys, no. So mas piliin nyo yung elemental attack over stats. And then next na magpapataas na nang attack nyo, guys, no, is ang free refinement dito sa mga accessories. No, so punta tayo dito sa decoration. Ano ba yung free na yan, no? So, yeah, kung makita nyo, guys, meron dalawang refinement attributes. Yung dalawang una is free yan. Di kayo gagamit ng Draconite Fragment. Ngayon, yung pangatlo is gagamit na kayo ng Draconite Fragment. So, yung dalawa is libre lang. So, i-refine nyo lang. Almost 1,000 battle power din makukuha nyo dito. And yan, kung makita nyo, may mga attacks din dito. So, lalakas yung attack nyo dito, guys. No, tapos, kung tatanoy nyo sa makukuha yung Draconite Fragment, mag-dismantle lang kayo ng mga accessories. Then, next na magbibigay ng high damage output nyo is correct usage of skills. No, so, ano ba yung ibig sabihin ko? No, so, ang ibig sabihin ko ng correct usage of skills is tamang combination ng pagbitaw ng skills. Okay, so for example, sa akin, no, archer or bowmaster or artillery, no, is kailangan ko munang unahin syempre yung buff, no, yung buff, tapos yung critical, no, and then bibitaw ko yung aim, which is magbibigay ng, which is kung yan makita nyo yung sa water element ko na, or yung modification ng water element ko is, kung makita nyo, comes with 15% boost to damage for 10 seconds, no, so syempre uunahin mo muna yan, no, bago yung iba mong skills, no, kasi kung ihuli mo yan, useless yung 10 seconds mo, normal attack lang yung ibibitaw mo dun, no, so sayang yung 15% na damage boost. So uunahin ko yan, no, and then susunod ko na yung mga remaining skills ko na may mga cooldown reductions, so on and so forth, no. So mahalaga, guys, na titignan yung maigi yung descriptions ng skills nyo and yung modifications na nagagawa ng elements nyo para alam nyo yung combination ng skills nyo kung tama ba or mali, no. Basta ang lagi nyo lang tatandaan, unahin nyo yung may buff. Ngayon, sa mga ibang class, no, syempre, di ko naman alam, no, pero yun nga, kaya nga, tulad na sabi ko sa inyo, basahin nyo maigay yung mga skills nyo kasi hindi naman lahat alam ko. Ang alam ko lang is yun sa archer or artillery. And then, next na magpapataas ang damage nyo is, i-build nyo na ng tama yung dragon rune nyo. Okay? So, kung yan, makikita nyo, meron na akong 9 na water element na icon dito sa dragon rune ko. No, so kung kayo, ano ba yung ibig sabihin kung i-build nyo ng tama? Kung fire element kayo or dark or light, no, kailangan meron na kayo ng 9 icons ngayon para lahat ng skills nyo, kung makita nyo, lahat ng skills ko meron ng water element yan. Para lahat ng skills nyo is meron na siyang water element modification, no, or elemental modification na mag-susupplement or mag-i-inject ng extra damage output ng character nyo. Tapos kung tatanungin nyo, in-equip ko ba yung mga blue, green, or what? No, so, pinakamababa ko is blue. Ayan, pupunta tayo dito. Pinakamababa ko is blue. Tapos pinakamataas is yellow. Hindi ako nag-equip ng green. No, so, yan, in case na curious kayo kung ano yung mga in-equip kong kulay ng dragon rune. And then, next na magbibigay sa inyo ng mataas na damage, no, is ang pet skills, no, or extra damage pala, hindi naman mataas na damage. So pupunta tayo dito sa pet ko, kunwari dito sa Mermaid Princess, kung makita nyo yung skills niya is cast Mermaid Blessing and increases owner's attack power by 6.5% for 10 seconds. Okay, ngayon hindi ko alam sa ibang pets, no, so tignan nyo lang sa ibang pets kung ano nagagawa nila. No, pero currently Mermaid Princess maganda, no? Lalo-lalo na sa mga DPS kasi may extra 6.5% or 7% tayo ng attack,
Okay, so yeah, I guess ito na tapos sa ating video natin, guys. So sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon and may natutunan kayo. And kung nakabit kayo sa part ng video ito, and di pa kayo nakalike and subscribe sa YouTube channel, please do like and subscribe sa YouTube channel. Bumang video sa ito, tips and tricks, guides, yun and yun. So yeah, maraming salamat sa panonood, and yun. See you guys sa next video, guys. Okay, peace!